Welcome sa Hey Anime Sensei! Matapos makagawa ng iilang kagamitan na maaari niyang magamit sa pag-disarm ng mga trap ay mas ninais niyang mag-isa na tumungo sa loob ng dungeon. Sa ganitong paraan ay mas lalo niyang ma-improve ang kanyang skill sa pag-disarm ng mga patibong. Aminado rin si Earth na ang kanyang naging unang pagsubok sa mga ito ay hindi naging madali gayong may kahirapang alisin ang iilan dito. Subalit matapos ang maraming karanasan sa kung paano ang pag-disarm sa mga trap ay naging level 50 na nga ang kanyang skill at nagkaroon ng pagkakataong pumili kung Superior Thief o Benevolent Thief skill ang kanyang gagamitin, ayon kay Earth na mas malakas naman talaga ang Superior Thief kung iisipin, subalit kanya ring na-realize na kapag ang Benevolent Thief ang kanyang pipiliin ay magkakaroon siya ng pagkakataong magnakaw sa mga monster na kahit pa ang patayin ang mga ito ay isa rin sa advantage ng Benevolent Thief skill. Hindi na rin siya nagsayang pa ng panahon at agad niyang pagpili sa Thief skill na Benevolent. Sa kanyang pagpili ay ang muli rin nilang pagkita ng mga Ranger at kasama na nito si Black. Ikinagalak naman ng dalawa ang kanilang unang pagkikita kalakip ang pagbukas sa isang treasure chest. Hindi rin magmaliw sa tuwa at excitement ang dalawa gayong kakaiba umano ang trap na nakapaloob sa treasure chest, kaya ganun na lang ang pagtaka ng kanilang mga kasama dahil sa kakaibang ikinikilos ni Earth at Black Ranger. Pagkatapos ay mas minabuti ni Earth na maghiwalay sa kanyang mga kasama upang mas maging malawak pa ang kanyang karanasan sa pag-disarm ng trap, gayon din ang pagtaas ng kanyang Benevolent Thief skill. Kanya ring napagtanto na ang mga halimaw sa loob ng dungeon ay sadyang nahaalina sa liwanag, kung kaya mas minabuti niyang gamitin na lang ang kanyang long distance vision skill na may kakayahang magbigay sa kanya na makakita sa dilim. Sa ganitong paraan ay kanyang maiiwasan ang mga kalaban na kanyang makakasalubong sa daan at mas mapabilis pa ang kanyang pagpasok sa kailaliman ng dungeon. Hindi rin nagtagal at agad niyang narating ang hagdan patungo sa huling palapag ng dungeon, subalit sa pagkakataong ito ay meron na lamang siyang 5 minuto sa loob ng dungeon. Kaya mabilis niyang tinahak ang daan hanggang siya ay bahagyang napatigil matapos makita ang isang halimaw na papalapit. Mabilis niya ring ginamit ang kanyang sneak skill upang hindi siya makita nito, dahil ayon sa mga ranger ang halimaw na iyon ay may kakayahang magtawag ng mga halimaw na malapit sa lugar. Pagkatapos ay hindi siya tumigil sa pagtakbo upang kanyang mapuntahan ang palapag sa abot ng kanyang makakaya, hanggang sa kanyang nakita ang isang lagusan na puno ng mga trap. Wala na rin siyang sapat na oras upang ma-disarm ang mga ito at isang paraan na lang ang kanyang nakikitang solusyon, at yun ay ang gamitin ang kanyang high jump. Subalit sa di inaasahang pagkakataon ay hindi naging sapat ang kanyang talon upang makapasok sa lagusan kalakip ang kanyang pag-apak sa isang trap. Ngunit hindi agad sumuko si Earth hanggang sa matagumpay niyang napasok ang nag-iisang daan patungo sa huling level ng dungeon. Lubos naman ang kanyang pagkagulat sapagkat sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nasa loob pa rin siya ng dungeon, at nang kanyang tiningnan ang kanyang natitirang oras ay ang pagbungad nito na sadyang tumigil matapos masara ang butas na kanyang pinaso. Upang bumalik ang sigla ng kanyang pakiramdam ay ang pag-inom niya naman sa kanyang healing potion kalakip ang pagbagtas sa daan na hindi pa nararating ng sinuman. Habang abalang naglalakad, bigla naman siyang natigilan matapos marinig ang isang boses na nagpakilala bilang si Andre, isang knight ng Imperyo. Ayon dito na ang hagdan na tinatahak ni Earth ay lubos umanong mahaba, kung kaya ibinahagi rin ito ang kanyang naging buhay habang nasa katungkulan pa lamang siya. Bahagi ni Andre na ang kanila umanong bansa ay nagbigay ng utos na imbestigahan ang lugar na kasalukuyang kinaroroonan ni Earth. Subalit dahil sa mga nakakamatay na mga trap at mga halimaw sa lugar ay naubos ang magagaling niyang sundalo. At dahil siya na lamang ang natira sa kanilang pangkat, kung kaya mas minabuti niyang tumungo sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon upang makipagsapalaran sa kung anuman ang nakaabang sa loob nito. At pagbungad sa kanya ng isang kawalan sapagkat wala namang laman ang kwartong iyon na kahit hangin ay hindi dito nakakapasok. Dagdag pa ni Andre, matapos niyang mamatay sa loob ay nag-iba ang kanyang anyo at naging isang skeleton knight upang magbantay sa kung sino man ang pangahas na pumasok sa lugar. Dahil sa mga narinig, kaya agad na tanong ni Earth kung naruroon pa ba ang kwartong ibinahagi nito. Subalit tugon ni Andre na hindi na ito umiiral sapagkat ito ay matagal niya nang sinira, at ang nag-aabang na huling pagsubok sa lugar ay si Andre na dapat matalo ni Earth sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Dagdag pa ni Andre na matagal na panahon na rin siyang nakikipaglaban sa halimaw na
pumaloob sa kanyang katawan at kakaunti na lang ang natitira niyang lakas at masasakop na nito ang buo niyang pagkatao. Nagmakaawa rin ito kay Earth na nawa ay matulungan siya nitong mapalaya mula sa pagkakakulong at paglaho rin ng hagdan upang mas mapabilis ang pagbaba ni Earth. Sa kanyang pagkahulog ay ang pagbungad rin ng isang kalansay na siyang bagong anyo ni Andre. Sinubukan pa itong kausapin ni Earth subalit ibang iba ito sa tinig ng Andre na kanyang nakausap sa mataas na hagdan. Natigilan naman ang halimaw sa kakatawa matapos itong atakehin ni Earth, dahil sa kalapastanganan ni Earth, kaya hindi na nag-atubili pa ang nilalang na sumugod. At dahil sa panangga ni Earth, kaya siya ay nakaligtas. Sa muling pagsugod ng halimaw ay ang pag-iwan rin ni Earth ng isang potion na siyang sanhi upang masunog ang kinaroroonan ng halimaw. Subalit wala itong kwenta at muling pag-atake ni Earth na baliwala lang din kay Andre. At sa muling pag-atake ng nilalang ay mabilis itong tumama sa palasong hawak ni Earth kung kaya ito ay tumilapon. Naging agresibo rin si Andre sa pagkakataong ito subalit dahil sa liksi ni Earth kaya agad niya rin itong naiiwasan. Lubos rin ang tuwa ng halimaw matapos makitang nasira ang pangunahing sandata ni Earth na isang pana. Subalit hindi naman nagpatinag ang bida at inilabas nito ang kanyang tinatagong sandata na nasa loob ng kanyang panangga. Subalit kahit anuman ang kanyang gawin gamit ang bagay na ito ay hindi ito epektibo upang mabigyan ng pinsala ang halimaw na kanyang kalaban ngayon. Kahit gayon paman hindi naging madali kay Andre na matalo si Earth dahil sa liksi nito kaya agad itong gumamit ng ibang tactics upang magawang maiwasan ang ginagawang atake ni Earth. Sa paghambolos ni Earth sa pader ay kasabay nito ang pag-stun sa buo niyang katawan kaya hindi ito nagkaroon ng pagkakataon upang gumalaw. Wika pa ng nilalang na simulan niya na umanong magdasal sa Diyos na kanyang kinikilala na tulad sa mga taong nagdadasal bago ito mabawian ng buhay. At sa pag-atake ng halimaw ay isang tadyak naman ang pinakawalan ni Earth kalakip ang pagwika na sa mundo ng laro na ito ay walang Diyos na kinilala bagkus ay tanging kagustuhan lamang ng mga tao ang umiiral na siyang dahilan kung bakit nagiging mahirap ang mabuhay sa mundong ito. Naging agresibo na din si Earth bilang tugon sa ginawang atake ni Andre kalakip ang paggawa niya ng incantation upang mas agawa ang spell na Prism Nova. Sinubukan ring gumalaw ng nilalang na kahit hirap na ito sa paggalaw at nagawa pa nitong mavesak ang panangga ni Earth, hindi rin naging madali sa bida na mas agawa ng maayos ang spell gayong binubuhos niya na ang kanyang buong lakas upang tapusin na ang kanilang laban. Pagkatapos ay matagumpay niyang natapos ang spell kalakip ang pagtitiwala na ito ang magiging katapusan ng halimaw, subalit matapos maglaho ng mga alikabok ay ang pagbungad naman ng nilalang na hindi pa lubusang apektado sa ginawa niyang atake. Wala na rin siyang lakas upang takasan pa ang gagawin ng nilalang hanggang sa lumabas ang imahe ng diwata na ikinagulat ng halimaw kalakip ang pagpansin nito sa suot na singsing ni Earth. Hindi rin siya pinabayaan ng kanyang diwata at muling ipinagpatuloy ang kapangyarihan na dapat ay nagawa ng Prism Nova. Mabilis rin itong naglaho kaya agad na pinulot ni Earth ang kanyang nahulog na pana upang atakehin ang nilalang gamit ang iba't ibang kakayahan ng kanyang sandata. At nang ito ay maluso bigla namang lumabas ang totoong anyo ni Andre at pagpasalamat nito dahil sa kanyang ginawang katapangan at bilang kapalit ay iniwan nito ang pinakamamahal niyang espada upang ipamana kay Earth. At bago ito lumisan ay muli itong nagwika na sa mundo umanong iyon ay may totoong Diyos at ito umano ang nagbigay ng swerte kung kaya siya ay napalaya ni Earth. Nang tuluyan nang makaalis ang grupo ni Andre ay ang pagbukas naman ng pinto na maaring daanan ni Earth palabas ng dungeon, bigla ring nag-announce ang system tungkol sa isa sa sekretong boss sa dungeon ay natalo at bilang reward ay ibibigay sa taong ito ang espada na pagmamay-ari ng knight na may malakas na kakayanan na maaring magamit sa susunod pang mga laban na haharapin ng bagong nagmamay-ari dito. Dahil dito kaya na-realize rin ni Earth na hindi lang ito ang nag-iisang secret boss. Kinabukasan ay tinungo ni Earth ang pagawaan ni Blocks upang ayusin ang mga gamit na maaring meron pang silbi. Kanya ring pinasalamatan ang mga kagamitan na hindi niya na magagamit kalakip ang pagsunog sa mga ito.